Yes, Justin. And for our next set of questions, we have Kuya Alan Sancon of Stars Photo. Kuya Alan. Hi, Kuya Alan. Hello. Dinig ba ako? Medyo maingay lang sa background, Kuya Alan. Oo, maingay kasi daming tao dito sa Instagram. Yan. Tanong pa lang kay Alexa. Yeah. So, medyo mature na yung role mo dito, no? And you're accepting roles na medyo daring. How daring you are dito sa ano na to, sa teleseryeng ito. And do you think ito yung pinaka most challenging role na gagampanan mo? Kasi medyo init sa magdanang title pa lang, malamang daring na. Opo, hi Kuya. Hi Kuya Alan. Para sa akin, yes, ito yung pinaka-challenging role because it asked so much of me mentally, physically, emotionally. It asked for everything. And talagang na-drain ako, pero I'm really happy that I accepted this role. Yes, it is challenging. And yes, for me, it is daring. I'm already 21, so I think it's time. It's about time that I can explore my range in acting and more experience, more roles, play more roles. And my role here is a different kind of daring. It's not very pa-sexy and all, pero sa acting and sa depth ng character, para sa akin, it is daring. Yung naging buhay ni Hannah na nagampanan ko, yung relationship nila ni Kuya Je, I'm excited for people to see, and I think ito yung pinaka-challenging na nagawa ko, and I'm very happy. Thank you, Alexa. Good luck, ha. Yung next question ko is for, ano, Gab. So, Gab, nakilala ka sa Halik, di ba, bilang leading lady ni Jane de Leon. Isa ka ba dun sa mga natuwa nung nalaman mo siya yung napiling Darna? And meron bang mga offer to you to be a leading man niya dun sa Darna? Or parang may offer ba na Captain Barbell? Kasi bagay din naman sa'yo. Remember, yung nakita namin na nakasuot ka ng Superman sa isang photo mo. Thank you, Kuya Alan, for the question. And for me, I'm very happy. And because she deserves it, she's really good. And since nung been working in Halik, she was like a hard worker and sobrang galing din umarte. And about the leading man, wala pa naman, di pa naman nagtanong. Hopefully, Captain Barbell, that'll be awesome. So, good luck sana, di ba? Maging part ka rin ng Darna, which is naging first. And good luck to your new love to meet Alexa. Algab. Ay, kabog, tumata kang Algab. Baka mag-trending pa sa Twitter. Ay, ko kasi. Baka mag-trending thank pa yan, you. Ha? Good luck. Thank you, Kuya Alan. Kuya Alan, thank you. Alam mo, nakakabilib, no, mga kapamilya, ang mga kasama nating press, talaga namang kahit na meron silang mga ibang ginagawa din sa mga bahay nila, pero they're giving yung precious time nila, in-spend nila kasama tayong lahat dito. Maraming salamat sa mga kapamilya press natin. Justine? And for our next question, we have Kyle Claire Abawag of WhatsApp.ph. Hi, Kyla. Hello po. My Pag-ita question ni Kyla, po, ha? Oh. My question po is to Mr. Albi. Hello po. Hey, Mr. Albi. My question po is, what can you say po sa naging samahan niyo as a team sa Init sa Magdamag during the lock-in taping po? Like, may mga friendship ba na nabuo or may mga konting tampuhan na nangyari po? Well, masasagot ko lang yan sa akin. Personally, wala naman ako nakatampuhan sa kanila. And yun na, sobrang nag-build ako ng friendships doon. As in to the point na neighbor ko na si JM, itong condo niya dati. Tapos sabi ko sa kanya, lumipad siya doon sa taas para ako na lang dito. Alam mo yun? So now he's my neighbor, literally. I go to his house every day, doon ako nagbubot. Tapos yun, si Kate, kasi Kate's been a friend of mine for super tagal na. As in, 10 years old pa lang ata ako kilala ko na si Kate dahil sa church. So, sobrang, sa totoo lang ha, I mean, mahirap yung lock and taping, mahirap siya talaga. Pero, it was a fun experience. Parang recently lang,
mag-isa ako dito sa condo, iniisip ko, parang sabi ko, nakakamiss din pala siya eh, no? Kasi syempre, habang nandun ka, mahirap. Kasi walang signal, kung saan kami nag-taping, mahirap ng signal. And pag wala kang taping, kasi ikaw lang nandun, wala ka talagang magawa eh. So gusto mo talaga umuwi. Pero syempre, ngayon na nandito na ako, namimiss ko rin talaga siya. At saka parang naging bonding nila, Kyla. Nakita ko sa mga stories nila yung pagbubuhat. Nila, Je, diba? Thank you po. Yun lang po ang tanong ko. Thank you and congratulations to your upcoming teleserye. Thank you po. Miss Jai Ho. Thank you naman, Kyla. Ano? Thank you so much, John, sa pa-miss na yan. Justin. Ayan, there you have it, DJ Jai Ho. The questions from the media. Ayan, nabasa ko na pala lahat ng mga nagtanong. Thank you so much po sa mga nagtanong at sa mga pumunta po. Yes, ayan. Maraming salamat sa mga kasamahan nating umaten mula sa mga ka-A to Z natin na press, mga kapatid na mga press natin, at mga kapamilya press din natin. Actually, nagtumitingin ako dito ng mga comments sa ABS-CBN Facebook page at pati na rin sa Star Creatives TV. Pero parang imbis na magtanong, mas na-excite sila na mapanood itong pinakabagong magpapainit gabi-gabi sa ating mga telebisyon. Kaya naman, sila Direk Ian at saka si Direk Raymond. Of course, gusto ko silang tanungin, Direk Ian and Direk Raymond, sa ganito kadami na cast po, tapos kayo, dalawa lang kayo ni Direk Raymond na magkasama, paano po kayo nagkakaroon ng hatian pagdating po sa mga, kunyari, like si Alexa, madalas, sinasabi niya na very thankful siya sa inyo. Before, sina Yam, sina Gerald, sina JM, ganun din. Paano yun, Direk? Paano nyo nagagawang balance for everybody sa dami ng mga bigating artista sa series? Well, siguro yung credit yan will go to the producers. Kasi sila yung nagpa-plan, kumbaga, ginagroup nila via schedule din kung sinong artist yung naka-schedule for me for this day and for Direk Raymond on that day. So, parang, kunwari, yung araw nag-require ng mabigat na mga eksena for me, hindi tinatawid yung mga artist sa kay Direk Raymond na, kumbaga, binabalansin ng mga producers kung ano yung mas makakaganda dun sa output namin ng araw na yun. And very thankful ako na gagaling rin ng mga producers namin kasi pag tiningnan mo sila yung pinaka mentally pagod sa trabaho namin kasi hanggang madaling araw na ikipagmayan sa mga ABS-CBN heads minsan para lang for their questions and para makatenda rin sa namin sa trabaho. Ayun. Thanks, Sir Ian. Si Direk Raymond din, gusto ko malaman, syempre, di ba, parang kanina nga in-announce natin na binigyan ng SPG ito. Direk, meron ba dun sa mga pina-preview na may mga scenes na todo-todo sa pagpapainit na may mga natanggal or lahat naman na ginawa ninyo makikita ng mga televiewers natin pag nagsimula na po ito? Naku, marami pa. Marami pang mga scenes na gano'n, lalo sa mga first weeks. Kasi nandun naka-focus yung... Pero hindi siya basta scene na gano'n lang dahil may reason. Dahil mag-asawa. Hindi siya basta ginawang love scene because para magpa... Alam mo yon. Okay. Mas more on, there's a reason bakit ito ginagawa. Because of love, because of... Kaya nga, laging ano namin, what can you do for love? Or ano kaya mong gawin sa pag-ibig? Yun. Kaya yun din, dugtungan ko lang din sabi ni Direk Ian. Actually, bago kami pumull out, bago kami malakin, nakaplano ang schedule para sa amin. So, kumbaga, ipinrepod na rin namin, pinag-usapan na namin through Zoom kung ano mangyayari, kung anong gagawin namin for the entire lock-in. So, ayun, siguro yun ang nagbalanse sa amin para may times, may days na medyo magaan yung trabaho namin for this day at more on aking Direk Ian. Or there are times na puro sa akin naman. Kumbaga, naghahalinhinan din kami in terms of paano i-mount or paano sila i-balanse yung mga actors na syempre napakadami. Ganun. Totoo, diba? At saka parang nakakatuwa rin, Direk, no, for the industry na
Like, ito po, di ba? Parang yung buong teleserye, is tapos na siya. Kumbaga, nagawa na siya at papanoorin, i-enjoy na lang ng mga viewers natin. Oo. One thing talaga rin kasi is, na-test talaga yung professionalism ng bawat isa. Not only the actors, the staff, the directors, lahat, the producers, lahat, itinest talaga yung kung gano'ng kaka-professional, kung gano'ng kakailangan handa para sumabak dito sa lock-in taping. As compared before, kasi every other day yung taping. May uwi. May uwi. So may bitaw agad. Ito talaga isang chunk na buong-buo ka at wala kang, sa pag-uwi lang, meron very light, pero pag-uwi mo, tulog ka na agad kasi maaga ka kinabukasan ulit. Ayun. At looking forward lang, syempre, pag day off. Kasi may mga segue direct. Day off kami once a week. I'm sorry? At may mga segue din. Kaya yung mga artista talagang pagod. Pagod din. Iba ang focus ngayon. Totoo. Ayan, grabe, no? Talagang marami tayong mga narinig na kwento mula sa ating mga cast ng Init sa Magdamag. I believe it's time para kayo na mismo, guys, Miss Techi, Miss Alec, Mika, Gab, Alexa, Kate, Mark, Albi, Direk Ian, and Direk Raymond ang mag-imbita sa lahat ng mga nanonood at nakatutok sa atin. Ang daming mga hindi bumitiw sa vlog ko natin this afternoon. So, who wants to go first? Sige po, tama. Let's, ano na lang po, alphabetical, Miss Alec. Charing. Sige lang sa bayan. Kasi di ba, Miss Alec Bovic, AB. O, kayo mauunit. Charing. Ayan. Namin kayo. Ngayon na po yan, April 17 sa I-1. April 19 po. April 19, sorry. Ano po yan sa April 17 sa I-1 TFC at WeTV, iFlix. And sa April 19 po, yung ating Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jimmy TV, A2Z, Channel 11, and TV5. Pagkatapos po yan, ng Huwag Kang Mangamba, 9:20 PM po. Ayan, huwag niyo po kakalimutan, suportahan niyo po ang Init sa Magdamag at maraming salamat po. Thank you so much. O tama po yun ha. See first the two episodes of Init sa Magdamag 48 hours in advance on I1 TFC starting this Saturday, April 17 po, sabi nga ni Ms. Alec. At syempre, April 19, Monday to Friday, 9:20 PM pagkatapos ng Huwag Kang Mangamba. Ms. Techi! Mga minamahal, mga kapatid, mga kapamilya, lahat po kayo inaanyayahan ko, naabangan ninyo. Lunes po, yun na lang po ang tandaan natin. Monday, April 19, palabas na po regularly ang Init sa Magdamag. Hindi po ako mahihiyang mag-imbita dahil maganda po ang aming palabas. Sana po mapanood ninyo. Magkita-kita po tayo. Salamat po ng marami. Thank you, Ms. Techi. Sunod na natin si Mika. Hello po, mga kapamilya, mga kapatid, mga ka-A to Z, at lahat ng ating onliners. Sana po, ulitin ko na lang po, sana po, suportahan ninyo at subaybayan ang bagong show na Init sa Magdamag. Exciting po ang lahat ng mga magaganap sa show na to. At marami kayong masusubaybayan na mga characters tsaka pocket stories sa buong show. So, sa Monday, April 19, huwag niyong kalimutan, 9:20 PM after Huwag Kang Mangamba sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A to Z, TV5, Jimmy TV, at WeTV, iFlix. At sa April 17 naman, 2 days early, mapapanood ang 2 episodes sa I Want TFC. Sana po magustuhan ninyo and thank you so much sa inyong lahat. Thanks, Mika. Mark. Mga kapamilya, sana po suportahan po natin ang pinakabagong handog na teleserye ng ABS-CBN, ang Init sa Magdamag. Malapit na po yan this Monday, April 19, after ng Huwag Kang Mangamba. 9:20, kaya maraming salamat sa suporta and sana magustuhan ninyo lahat. Thanks, Mark. I'll be...
Nakamute, Albi. Sorry. So, ayun na nga po, ang init sa magdamag ngayong April 19 na po yan after ng Wag Kang Mangamba starring Gerald Anderson, Yam Concepcion, and JM De Guzman and all of us here. So, maraming salamat po. Sana po abangan niyo. Thanks, Albi. Kate! Ayun, iulitin ko lang po, huwag po natin kalimutan sa April 19 na po, Monday, ang init sa magdamag. Handog po ito ng Star Creatives at ABS-CBN. Thank you, Kate. Thank you, guys. Gab! Ayun po, first off, gusto ko lang po magpasalamat po sa inyo sa mga pumunta, sa mga netizens, mga kapamilya, kapatid, mga ka-A2Z, and yun na po, init sa magdamag, April 19 na po yan, 9:20 PM. I hope you guys will enjoy it and maraming salamat po sa support niyo. God bless po sa inyo. Thanks, Gab. Alexa. This is directed by Direct Ian Lorenios and Direct Raymond Ocampo, of course, produced by Star Creatives. And bago ang lahat, maraming salamat sa inyong very overwhelming response sa lahat ng nilabas namin, kahit 30-second video lang, umabot ng millions of views. So we feel your excitement and we are so excited for you all to watch Init sa Magdamag. Malapit na po yan. Thank you to everyone who watched online, to everyone's fans. Sa fans nila, Ate Yam, ni JM, ni Kuya Jen, everyone here. I just want to greet Alexa Nators as well. Thank you so much for watching, guys, and we hope you enjoy. Thank you to our friends from the press. Thank you, Alexa. Of course, Direct Ian Loreño. Nasabi na nila lahat eh. Pero, siguro, salamat sa overwhelming reviews ng mga scene drops and ng mga online netizens sa atin. And spread the love, not the virus. Thank you so much, Direct Raymond Ocampo. Ayun, maraming salamat sa lahat ng pagsabay sa init namin, sa init sa magdamag. Yung billion-millyong views ng aming teasers at trailers, maraming salamat po. Kaya abangan nyo po sa April 19, Init sa Magdamag. Thank you! Maraming salamat, Direk Raymond. And of course, thank you so much din. Di lang natin kasama ngayon ang ating creative manager, si Mr. Henry Kitain, ang ating head writer na si Ms. Riz Francisco, our business unit head, Ms. Lourdes Tenuanco. And again, this is produced by Star Creative sa ABS-CBN po yan, mga kapamilya. April 19, Monday to Friday nga po yan, 9:20 PM. Pagkatapos ng Huwag Kang Mangamba, mapapanood din po ang Init sa Magdamag sa April 17 sa iWanTFC at sa WeTV iFlix. April 19, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A to Z Channel 11 at sa TV5. Po, mga kapamilya, sa lahat ng mga nakasama po natin para sa ating Init sa Magdamag VlogCon, thank you mga kapamilya. Laging tatandaan, stay safe and stay healthy. God bless us all. At pakatutukan po natin itong magpapainit sa atin gabi-gabi muli sa mga baget kapag init sa magdamag, ha? Baka naman. Charles, SPG ito. Kaya excited din talaga ako kasi talagang tututukan, aabangan ko yan. Del, for sure. Mapasarap ang tulog ko pagkatapos ko mapanood dito. Chika! Thank you so much, mga kapamilya. Ako po, nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jaiho. At ito nga po ang Init sa Magdamag Vlog. Justin, thank you. Bye, mga kapamilya!